lamig eh. Sobrang linaw pa nga mo. Good morning mga ka-check. So second day na namin dito sa Puerto Galera. So lalabas muna kayo para kumain. By the way, is 6 a.m. na ng umaga ngayon mga ka-check. At ito mga ka-check, nakahanap kami kakainan dito. Dito kami pala sa May Gilbert. So malapit lang sa may ano namin to, hotel. At ito mga ka-check, yung mga almusal namin ngayong araw dito sa May Puerto Galera. Maya pala mga ka-check, may nakuha kami tricycle na magtuturo sa amin sa apat na destinasyon dito sa Puerto Galera. Ang pagkain pala dito is i-rate ko is 9 of out 10 kasi masarap. 2 hours later. At ito nga pala mga ka-check, is nakasakay na kami sa tricycle na nirentahan namin. So bali ang bayad pala namin sa tricycle na to is 100 pesos. At ang mga pupuntahan daw ay yung Tamaraw Falls, yung Playa Monte, yung Overlooking at yung Heritage Park. So apat yun mga ka-check. So hindi pa namin napuntahan dito yun eh, kaya itatry natin ngayong araw. At ang unang nga pupuntahan mga ka-check ay yung Tamaraw Falls kasi nga yun yung pinakamalayo. So nandito na pala kami sa may sentro mga ka-check. At nandito na kami mga ka-check sa simbahan ng Galera. So medyo traffic pa. Kasi nga yung daan dito is one way. At ito na nga pala mga ka-check, ito na yung sentro ng Galera. So dyan, ito yung mga ano, mga tindahan dito. So maraming tindahan dito mga ka-check. Merong Andox, may Mercury. So siyempre may mga ano rin dito, mga restaurant siyempre. So ayan yung Andox mga ka-check o. Oh. One eternity later. At ito na mga ka-check, nandito na kami sa may Tamaraw Falls. Tamaraw Falls, Puerto Galera. So dito pala mga ka-check, kung gusto nyo maligo rito, ayan, ang bayad dyan is 50 pesos per head. At ayan, daming naliligo. At ngayon nga mga ka-check, magpipicture-picture lang kami rito kasi doon lang palak na yung maligo sa may Playa Monte. Kasi sabi sa amin ng tricycle driver is maganda daw doon. So pagtapos namin dito magpicture-picture, pupunta na kami sa susunod na pupuntahan namin dito. At yan pala mga ka-check, ito yung Tamaraw pala rito. Bato. A few inches later. Tapos ito mga ka-check, ito yung pangalawa raw. Ito yung Overlooking. So yun, picture-picture ka lang naman dito eh. Tapos yun na yun. Sunod ulit. Ito mga ka-check, yung pangatlong pupuntahan dito, ito yung Playa Monte. So dito kayo maliligo. Dito pala mga ka-check is may babayaran kayo na entrance fee na 50 pesos kada isa. Ang lamesa pala rito eh, kung magrenta kayo is 500 pesos per ano, half day. Pero kung dito ako kakain ng lunch is ano naman siya, libre. Ito na yung Playa Monte. So ganito siya kaganda mga ka-check ko. Yan. What a view, man. Tapos may mga porner pa oh. Kaya lang yung ano rito buhangin dito mga ka-check ha. Hindi pala siya buhangin. Para siyang ano, mga bato na maliliit. So hindi siya pino, para siya mga corals na bato na maliliit. Pero maganda naman yung lugar mga ka-check, malinis. At private resort pala ito mga ka-check, kaya yung mga foreigner. Hey Joe! Baliw!
At ito pala may bundle sila mga ka-check. So ito yung orderin namin, good for 6. At ngayon ko palang pala nalaman na ito pala yung Applia Monte. Ay pala yung Mama Mary oh. So nadaanan namin dati ito nakaraang taon eh. Kasi yung nakaraang taon is dupunta na rin kami rito ng asawa ko. So nakamotor lang kami ng mga ka-check, galing kaming Calapan. Tapos galing Calapan is nadaanan din namin ito tsaka yung Tamaraw Falls. A few inches later. At ito na mga ka-check yung order namin. Meron kami sinigang na hipon, tapos tilapia, tapos liempo, tapos insaladang talong, tapos ayun, anim na rice. So lahat na yung binayaran dyan is 2,000 pesos. May kasama pa palang soft drinks yan mga ka-check. So iba pa yung presyo ng soft drinks is 190, isang 1.5 ayan na yung soft drink. At kakain na kami mga ka-check. Yun nga pala yung tricycle driver, isinama na rin namin dito sa lunch namin kasi mukhang nagugutom na kakahintay sa amin eh. Ito nga yung napili namin pagkain kasi gustong gusto ng anak ko yung sinigang na hipon eh. Pwede hindi mainit. Good? Yup. O, kainin mo ko. At ang gandaan nga pala sa lugar nito mga ka-check is malilim tapos konti lang yung tao. Susulit na rin yung babayaran yung 50 pesos per head dito. Tapos gad na pa ng dagat. Malinaw. At yun nga mga ka-check is diretso na kami sa susunod na pupuntahan. So ito na yung panghuli namin pupuntahan. At ang oras pa lang ngayon mga ka-check is 1:30 na ng hapon. One eternity later. At pagkapasok nyo pala rito mga ka-check eh, may kita nyo agad oh. So parang inaalala ko sa barko na to eh. Parang ito yung ano ba yun, yung sa One Piece, yung barko ni Luffy. Yun. So hanapin natin si Chopper. Hindi, wow. So dito pala mga ka-check, ayan, nakikita nyo yung daanan na yan. Tapos yung may parang may bunghouse dun sa may dulo, ayan. Ah, pwede kayong pumunta dyan, lalakarin nyo yan, ayan. Maglalakay ka papunta rito. Ayan, ayan yung daanan. Yun lang naman. Oo, oh, no, dahil pa lang naman. So guys, ito yung barko ni Luffy. One eternity later. At yun nga mga ka-check, so tapos na yung tour namin at dito kami nagpadiretso sa tricycle driver dito sa May White Beach. So gusto pa kasi maligo ng mga anak ko eh. Kasi bukas uuwi na rin kami mga ka-check eh. Kaya pagsasawain ko na sila ngayong araw na to mga ka-check. So yun, makulimlim dito ngayon. Sige na. Ha? Iwan mo sinyalis mo rito. Dito, dito, yan, dyan. So, time check mga ka-check is 3 o'clock ng hapon. Tamang bantay muna ako dito mga ka-check sa mga bata.
At ito pala mga check, may mga parasailing din pala rito. Ayan. So ano nga lang pala yan, 30 minutes daw is 3,500. So good for two. At ngayon mga ka-check is dinner time na. So dito kayo magdi-dinner sa ano, malapit sa may hotel namin. So tabi lang siya ng kalsada kasi dito is mas mura kaysa kakain tayo sa may mismong White Beach. Tapos may ihaw-ihaw pa oh. One hour later. Ngayon nga mga ka-checks, nandito na ako sa may White Beach ulit. So titikman namin dito yung ano, nightlife. So sasamahan ako ng pamilya ko. Kasi pauwi na kami bukas. So kailangan makita nila yung nightlife dito. Bibili muna mga pasalubong dito mga ka-check. Yan, coin purse. Pwede yan. At nakabili na kami mga ka-check ng pasalubong. So maglalakad-lakad muna kami rito para maghanap ng isang lugar na pagtatambayan. Kasi mamaya may par dancing dito eh. Wait. Cheers. 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 Kami napunta mga ka-check sa Winston ang pangalan ng ano to, place na to. So dito masarap makinig ng music, acoustic lang. Tapos tamang chillax lang kami. Sa in jeeps, kailangan ng jeeps. Kailangan kuluta. Masal na kami mga ka-check. So buti nila may 7-11 kami nakita rito na malapit lang. So ayan, dito kayo mag-almusal kasi dito mas mura. Tas kumpleto pa yung mga ano rito, pagkain. So ayos dito mga ka-check. At ito mga ka-check, huling sulyap dito sa may White Beach. Kasi mamaya is uuwi na kami. So hindi na sumama yung dalawa naming anak kasi papahinga na lang daw sila ron sa ano, sa kwarto. So asawa ko lang kasama ko rito. So ganito pala pagling ko rito. Ang daming tao. Two hours later. At uwian time ng mga ka-check. So dito kami sasakay sa Island Calayan. So fast crab to mga ka-check. So ang alis pala ito 11 AM. So ang pamasahe dito is 620. So mas mabilis to kaysa sa Roro. Yun nga mga ka-check is dito ko natatapusin yung video natin. So sana nag-enjoy kayo sa ano, part 2 ng Puerto Galera namin. So para sabi ko rito is sulit na sulit kung magbabakasyon kayo rito. So hanggang dito na lang. Bye-bye!